Loretta. Hmm. Tumawag yung ka-opisina ng anak mo. Yung Charlene? Yeah. Eh, tinatanong kung kailan daw papasok sa trabaho si Sophia. I have no idea, Henner. Hindi naman nagsasabi sa akin si Sophia. Ayun, tagal nang hindi nagtatrabaho yung anak mo. Ano bang pinagagagawa ng batang yan? Baka maasisante siya. Alam mo, pareho talaga kayo ng mama mo. Hindi niyo talaga titigilan si Sophia, no? Pwede ba, Henner? Tantanan niyo na siya. Teka muna, ano bang masamang sinabi ko? Gusto ko lang namang malaman kung anong pinag-aaksayan ng oras ng batang yan. Hindi ko nga alam eh. Basta all I know is that she took a leave of absence. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Oh, and hahanapin yata niya yung kapatid niya or something. Buti na lang nandito ka. Buti, pumayag kang tumistigo. Oo, oh, ba't naman ako hindi papayag na tumistigo? Alam ko namang wala kang ginawang masama. Excuse me. Matagal na ba kayo magkakilala? Ay, hindi pa naman ganun katagal, pero malaki ang utang na loob ko dito kay Jen. Mabuti kang tao, Elisa, eh. Kaya hindi ako papayag na pagdusaan mo yung kasalanan hindi mo naman ginawa. Elisa, pabalik kami ni Jen dito bukas ng maga. Kailangan i-brief ko pa yung maigi para sa upcoming trials. Kailangan handang-handa tayo. Sige po. Basta huwag kang matakot, ha? Huwag kang matakot. Nasa tama ka. That's right. Lalabas ang katotohanan, inosente ka, ha? Sige. Thank you. Go ahead. Sige po, Atty. Thank you. Oh, I see. Eh, nasaan siya ngayon? Malay ko. Nasa Palawan, di ba? Sinundan si Michael. Ganun ba ang paghahanap na ginagawa niya? Ha? Paghahanap kay Elisa? Pwede ba? Tama na. Patay ko, kinukulit mo na, Henner. Like I said, hindi ko alam kung nasan si Sophia. Isa pa, ang kulitin yung nananay mo. Isipin mo na lang kung anong gusto mong isipin, pwede ba? Kahit ano naman yung sabihin ko, masama ang tingin ninyo sa anak natin, di ba? Dahil, ikaw na nga tumutapos nito. Excuse me. Sigurado ka ba sa Jane na yun? Malaki ang tuwala ko kay Jane, Sophia. Why? Why do you trust her so much? Eh di mabago lang kayong magkakilala. Tapos siya lang ang nag-iisang testigo sa trial. Elisa, hindi ba nakakatakot yan na iasa mo sa kanya lahat? Paano kung may sabihin siya ikasisira mo? Hindi gagawin ni Jane yun. How sure are you? Elisa, tandaan mo. Kalayaan mo ang nakataya dito. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Simula nung nakilala ko pa lang siya, wala na siya ibang ipinakita sa akin, kundi kabutihan. Alam ko hindi niya ako bibigoin. Inaasa ko sa kanya ang lahat. Iaasa ko sa kanya pati ang buhay ko. Anak? Ninya? Pasensya ka na kung hanggang ngayon, wala pa rin yung mami mo. Pero hindi pa rin ako tumitigil na umasa. Kung ako kaya niya akong tiisin, kung hindi niya na ako mahal, siguradong sigurado ako, ikaw mahal na mahal niya. Kaya konting tiis na lang. Alam kong babalik ang mami mo. Alam kong babalik siya para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Ninya, konting hintay na lang, anak. Dadating na ang araw na matagal ko nang hinihintay at pinagdarasal. Magkakasama na ulit tayo. Uuwi na ang mami. Ninya, hintayin niyo ako ni Daddy. Uuwi na ako. Credible na witness yung Jane. Malaking gusto to sa mga pinaplano natin. Bakit pa kasi sumulpot yan? Akala ko ba okay na ang lahat? Ang dali-dali mo naman mataranta, Sophia. I can't help it! Mas lalo na ngayong uuwi na ako. Nakaplano na ang pag-uwi ko sa Manila. Mrs. Arellano, I am so worried. This is out of our control! Ay, ko, Sophia, you have so little faith. Maniwala ka sa akin pag sinabi ko, everything is under control. Akong bahala sa Jane na yan. And don't be afraid of that witness. Bakit? Ano bang pinaplano niyo? You don't have to know. Akong bahala. Alam ko na kung anong gagawin sa kanya.